Dating TNT sa Milan, Italy, ngayon ay top realtor na sa UAE. Ang isa po nating kababayan, ang kanyang mga sakripisyo at pagsumika para marating ang tagumpay, ibida mo yan, Jerome Fadricala. Vacation mode si Janet Mores sa Pilipinas. Kung dati, kailangan pa niya magpaalam sa kanyang amo para magbakasyon, ngayon kahit anong petsa, pwede na siyang magpabalik-balik ng Pilipinas. Top realtor na kasi siya ngayon sa Abu Dhabi at Dubai, bunga ng kanyang pagpupursigi at sakripisyo mula pa noong 2013. Isang malaking achievement na may tao na naniwala sa'yo at may tao na nagsabi na namotivate siya dahil sa buhay mo. Katunayan itong January 5, pinarangalan siya bilang top realtor ng isang Filipino real estate company dahil sa kanyang sales performance sa UAE. Pero hindi naging madali ang tagumpay para kay Janet at kanyang mister. 2005 yun, pagkatapos namin ikasal. So, nag-decide kami mag-asawa na mag-ibang bansa. Nag-honeymoon tour kami sa Italy. Pagkatapos, actually Austria siya. Kasi hindi masyadong mahigpit. So, nag-honeymoon tour kami sa Austria. Then, tumawid kami ng Milan. Tapos nag-TNT na kami. Tagalinis ng bahay noon si Janet sa Italia. Malayong malayo sa kanyang trabaho sa isang multinational company sa Maynila. Wala kaming papel. So, yung papel yung tinatawag is yung visa or ano ba yung tawag doon? O sojourno or yung permit to stay. Kung hirap sa Janet, mas hirap ang kanyang mister. Walang makuhang trabaho sa Milan, kaya nagnegosyo na lang. Mahirap ihanap ng trabaho ang lalaki doon. Kaya ang ginagawa niya is nagbi-business, nagninegosyo. Nagluluto kami ng itlog na maalat, siopaw, pansit, nagtitinda kami ng bag doon sa konsulato. Kwento ni Janet, wala silang balak tumanda noon sa Italy. Gusto lang nilang mag-ipon para makapagtayo ng negosyo sa Pilipinas. Hanggang isang araw, nakilala niya ang ilang Filipino real estate professionals na may branch sa Milan. Pinag-aralan niya ang real estate business. Pumatok ito. Napilitan silang umuwi ng Pilipinas pagkalipas ng 7 taon sa Italia dahil sa krisis noon sa Europa. Sa Pilipinas, nagsimula sila ng mga negosyo na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin. May binuksang office na sa Middle East, sa Dubai. So ayun, sinabi nila na may office na, so makakagawa na tayo ng permit, kaya mas maganda na doon kami magpunta. Dahil sa sipag at tiyaga, napalago nila ang kanilang real estate business sa UAE. At para maturuan ang ating mga kababayan ng maayos na pamamahala ng pera, voluntaryo silang nagtuturo ng financial literacy sa UAE. Jerome Fadricala, ABS-CBN News.